Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. For today's video, ang i-share ko naman po sa inyo ay ang pag-unboxing ng Aozi and Vitality. So, ito po yung cat food and dog food namin. So, yan po yung Vitality Puppy. Value meal po siya na tig 20 kilos. And then, Aozi, lamb and organic apple na tig 10 kilos. And then, yung Aozi naman po na salmon flavor na tig 20 kilos. So, ito po yung mga parcel nung i-deliver sa amin. So, meron po siyang mga nakadikit na mga paalala na kung saan bawal po sila ilapag sa sahig kasi nga po baka daw makain ng daga or kainin ng daga kasi nga po mga cat food and dog food po ito. So, maamoy po. So, yan po, hindi pa rin po nakaligtas. Meron pa rin pong damage na nung i-deliver po sa amin. So, nakatakip lang po siya ng scotch tape. Itinape lang po siya ng scotch tape. Ang una po natin i-unbox or bubuksan ay ang cat food na Aozi. So, ito po ay tig 20 kilos. Ang Aozi na cat food po, siya po yung pinakahuling ginagamit ko na cat food. Kasi from previous po, ang una ko po talagang gamit is yung power cat. So, sa power cat, nagkakaproblema po kasi ako. Nagkakaroon po kasi sila ng UTI at saka po masyadong matigas po yung mga pellets niya. So nag-decide po kami na magpalit po ng cat food. So, kasi po, yun nga po, isa po sa nagiging problema ko is mahina po kasi uminom ng tubig yung iba kong pusa, lalo na yung male. Kaya, yun po. So, mayroon pong nagkasakit at namatayan po ako ng male na pusa. So, dalawa po sila actually. So, nag-decide po ako magpalit kahit po na mahal itong Aozi. So, nasa 3,400 po siya tapos 20 kilos lang. So, malaki po yung difference niya sa ibang cat food. Sumunod naman po ay gumagamit din po ako ng special cat food na urinary. So, minimix ko po siya dito sa Aozi. So, organic din po siya. Ito pong Aozi is pure natural organic po. So, maganda po ito para sa mga alaga natin. Pero syempre, kailangan pa rin po, meron pong mix yung pagkain nila. Wag lang po puro dry food. Kailangan kahit papano magbigay po tayo ng wet food. At the same time, pwede pong boiled chicken. Then, samahan po natin ng squash or kalabasa. So, mas healthy po yun sa kanila para hindi po palaging dry food yung pagkain nila. So, ito po yung Aozi. Dati po kasi ang binili ko is yung isang flavor, yung tuna flavor naman po. So, kulay blue naman po siya. Ito po, sa ngayon po, ang binili ko po ngayon ay ang salmon flavor naman po. So, kulay pink naman po yung lagayan niya. So, ang kanya pong pellets ay maliliit lang. Hindi po siya katulad nung ibang cat food na example po ay yung princess. So, para siyang bulaklak na medyo malalaki. So, mayroon po kasi akong kitten pa rin. Kitten na kumakain din po ng cat food. So, baka kasi magkaroon ng problema kapag masyado malalaki yung pellet. So, ito po, yan. Ganyan lang po yung size niya. Iba-iba po yung sizes niya. May bilog, then meron pong korteng fish. Yung kulay blue naman po is parang isang ano lang po siya. Isa lang yung design nung ano niya, pellets niya. So, yan po yung ating Aozi na pure organic na cat food. Ang isusunod naman po nating bubuksan ay ang Aozi rin po. Yun lang. Ang flavor naman po niya ay lamb and organic apple. So, parehas pa rin po. Meron pa rin pong pangapaalala na bawal nga po ilapag sa sahig. Kaya lang, ito nga po ay hindi nakaligtas sa amoy or sa daga na ano. So, naano pa rin siya. Na-damage pa rin po yung packaging niya. Ayan po. Ayan. So, nabuta. So, hindi po sure kung
ano po yung, kung saan po siya nabutas, kung sa warehouse pa lang ng seller or sa Lazada mismo. Super okay naman po yung ano, hindi naman po siya yung sobrang bawa, so kaya inaccept pa rin po, inaccept ko na rin po para, kasi mabigat po siya eh, so baka magkaroon ng problema. So ang ginawa ko po ay tinaypan ko na lang po ng maayos para hindi po mahulog yung mga pellets. So yan po ang ating Aozi na lamb and organic apple. First time ko pong bumili neto ng isang sako na 10 kilos kaagad. Normally po kasi bumibili lang po ako niya ng tig 1 kilo or 2 kilos. Tapos inihahalo ko po siya sa ibang dog food po namin. Like po nung sa Aozi naman po na is ibang klaseng Aozi. So meron po tayong Aozi Puppy na square naman po yung design niya. Ito po kasi is pang adult. Then susubukan ko po siya sa aming si Yumi, kasi si Yumi po is kagagaling lang po niya, galing po sa UTI. So nagkaroon po siya ng UTI. Ang iginamot ko po sa kanya is antibiotic and yung Neprotect. So yun po yung nagpagaling sa kanya. So hindi ko po alam kung magiging effective sa iba, pero yun po yung ginamit ko. Hindi rin po kasi maiiwasan na hindi magsawa yung mga alaga natin aso sa mga dog food kung palaging yun po yung ipinapakain natin. So, nagtatry po ako ng iba't ibang dog food. So, titinitingnan ko po kung magugustuhan po ba nila or hindi. Tulad nga po na sinasabi ko, kung halimbawa gusto nyo magtry ng ibang dog food, bumili muna po kayo ng mga 1 kilo or 2 kilo, subukan nyo po kung magugustuhan niya. Then, saka po kayo bumili ng mga tig-iisang sako kung nagustuhan niya po yung dog food. So, yon. So, ang dog food po kasi namin is hinahaluan ko po siya ng chicken liver and yung boiled chicken. So, yun po yung alternate ko na inilalagay sa mga dog food nila. Kasi po, sobrang aarte na nila. Maano na po sila. Pero once po na talagang ang sabi nga po nila is gutumin. So kailangan gutumin yung ang mga alaga nating aso. Kasi kakain at kakain naman po yan. Hindi naman daw po mamamatay ang isang aso kapag hindi kumain ng isang buong araw. Kaya lang syempre po nakaka-worry po pag hindi kumain ng buong araw. So kaya po minsan po talaga is kailangan ko maglagay ng liver, chicken liver, boiled chicken liver and chicken, boiled chicken. So yan. So ito po ang itsura ng Vitality Puppy natin. So yan po. Ito pong Vitality Puppy is para po kay Butter. Si Butter po ay isang Siberian Husky and 5 months old na po siya. So gumanda po yung katawan niya dito. So yan po. Ang susunod po natin na i-unbox or bubuksan ay ang Vitality rin po siya, pero value meal. Pang-adult po yan. So, ito po ay magiging dog food naman po ng mga Aspen namin. At the same time po, yung kay Yumi, hinahaluan ko rin po ng itong dog food po na ito. Yung Aozi po niya, hahaluan ko rin po niyan. Kasi po yung Aozi, masyado pong malambot yung pupo nila. Kahit po yung ibang klaseng Aozi, yung sa cat food po, malambot din po yung pupo nila. So, ang ginagawa ko po ay hinahaluan ko po siya ng ibang dry food na alam ko na magiging maayos yung pupo nila. So, sa cat food, ang ginagawa ko po is hinahaluan ko ng special cat urinary, yung Aozi na salmon flavor. Then, ito naman pong value meal is inihahalo ko naman po siya sa Aozi na pang puppy or sometimes is pang adult. Tapos din, ito pong bagong bili po namin na Aozi na lamb and organic apple flavor. So, ito rin po, hahaluan ko rin po siya yan para kay Yumi. So, marami po kasing mga reviews na ito pong Vitality is magandang brand ng dog food and cat food. So, ma-share ko lang din po sa inyo. Nakabili na rin po ako ng cat care
From previous video po, nag-unbox na rin po ako ng Cat Care. Product din po siya ng Vitality. So, ang Vitality po kasi is from Australia naman po yung kung saan po siya yung production po niya. So, yan po. Ang Cat Care naman po is, yun din, ganun din po, matigas din po yung pellets niya. So, ang ginagawa ko na lang po is ibinababad ko muna siya sa water, then sinasamahan po ng wet food para kainin po ng aking mga alagang pusa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may nakuha po kayong information. Please like and subscribe our YouTube channel. And maraming salamat po uli and God bless!